Good morning po. Ayan, nandito tayo ulit sa shop ngayon at may nag-request ulit sa atin na subscribe natin sa YouTube. Sana daw ipakita yung actual na paglalagay ng cladding doon sa ating mga cabinet na ginagawa. So ayan, sa video ito guys, ipapakita ko sa inyo kung paano maglagay. Tama-tama may ginagawa dito na yung cabinet. So ayan, papakita ko sa inyo, bibidyohan natin kung paano yung paglagay ng cladding. Yung ECP, yung ganito siya, doon sa cabinet. So ito guys yung ginagawa nating cabinet. Pagka mga layer siya kagaya nito. So ayan, kailangan yung lagyan ng angular, ayan oh. Ayan. Meron yang angular bago ilagay yung cladding. So ayan. Ito, parang ganito siya, ayan. Ayan. Tapos bago niyo ilagay dito, kailangan niyo muna lagyan ng sealant. Kasi sila lalagyan ng sealant to, ayan. Pagka mga layer yon guys, yon. Yan, mga layer lahat yan. Meron na siya. Tapos pwede nyo pa i-sealant yan dito. Yan. Bago nyo ilagay ito dito sa angular niya, lalagay muna ng sealant. Yan, nakadikit na yan. Yan. Tapos pwede nyo pa i-sealant ito. Eh. Lahat ng puwang na makikita nyo, yan, pwede nyo i-sealant yan. Ito, mga layer yan. Yan. Ito, ganyan lang siya. Tapos yung angular, naka-rivet yan. Tatlo, mga tatlong karaso. So yan, parang ganyan. Tapos pag-division naman guys, oh, mas maganda ginagawa namin para malinis. Ayun, mga kasama ko dito. Hindi na nilalagyan ng angular. Ayan, oh, sealant na lang. Yan, gagaya nito. Ayan. Para maganda siyang tingnan, malinis siyang tingnan. Ito, isi-sealant pa din to. Ito, wala pa ito nakalagay. Ayan. Ganyan lang siya nung wala pang ano nung division. Ngayon, puputulan nyo lang nung saktong putol ng cladding ito. Yung 0-0 siya, o yan. Para pag-sealant nyo dito ay, yan. Yung, titira nyo, mayroon yung kaunting puwang na matitira, doon yung papadaanin yung sealant. So, yan, ganyan siya. Tapos sa kabila, ganun, pag ganun din yung sa kabila. So, yan. Lahat ng division, yan o. Lahat yan, meron yung lalagyan yan. Tapos maganda sa division, lahat double cladding yung ilagay nyo. Yung kabilaan ng white. Yung kabilaan ng white. So, yan. Lahat ng division, meron yan. So, ito, layer din to. Nailagay na. Yan. Tapos ito, sisilan pa. So, yan. Pag bago yung silan, maganda tanggalin nyo muna yung, ano, yung cover. Yan. Para hindi siya maipit ng silicone. So, tapos sa mga side, o yan. Ito, nailagay na. Tapos yan guys. O, yan, malinis tingnan pagka wala siyang angular. Kasi pag nilagyan pa natin ng angular dito, yung gaya ng ginagawa namin dati, hindi siya magandang tingnan. Kaya ginawa namin, sinilant na lang. Matibay naman to kasi kabilaan ng sealant dito. Yan yung gilid ng cabinet. Para malinis siya. Ayan o. O, di ba malinis siyang tingnan. Kumpara dun pagka mayroon pa siyang angular na nilalagay. Ayan, ganyan siya. So ito guys, hanging cabinet ang ginagawa natin dito. Yan siguro magagawa din siya sir nito o kaya gusto malaman yung paglalagay ng cladding doon sa cabinet. So ganun lang kasimple naman, wala kailangan nyo lang yung sealant. Yan. Kung white yung gagamitin nyo, di white din na sealant, kailangan ito lang silicone gan. Kasi ito yung gagamitin nyo dito sa mga side, yung paglalagay ng sealant. So, yan. Tsaka pala guys, pagka hanging cabinet yung gagawin nyo, o kaya sa ilalim, kailangan yung harapan niya, pagka concealed hinges yung gagamitin nyo, hydraulic, 1x2 kasi para masakop niya yung hydraulic. O, yan. Kailangan 1x2 yung ilalagay nyo sa harapan. Tapos yung mga iba, tsaka yung mga pampos, mga dito pang lagay dito, pwede na lahat 1x1 yan, tsaka yung likod. So yung harapan lang, kailangan ay 1x2 siya. Yan, ganito. Yan. So ayan, yun lang. Sana nakatulong at salamat sir sa inyong panonood sa YouTube ko. At sa mga hindi pa po sana nakasubscribe, subscribe nyo po para makita nyo yung ating mga tutorial na mga ginagawa sa, about sa ating mga ginagawa.
pati yung mga materials. So yun lang, salamat po. God bless.